Hi guys! Welcome back to Arturam channel! So, ito ulit tayo sa Fish Parent episode. So, ngayong araw ay October 7, 2020 at nakapagbenta tayo ng first batch natin ng fries. So, nabenta ko siya kanina. Nireserve na talaga yun. Pinareserve na niya yun. Gusto daw kasi ng girlfriend niya. Tapos gusto rin niya mag-alaga ng Betta. Pero ang inaalagaan talaga nila is guppy. So, ito siya. Winenta ko na siya kanina. And then, ngayon ay magkakaroon tayo ng unboxing the Empi Cut. So, kaya siya Empi Cut kasi galing siya sa bote ng Empi. Alam niyo na yun. Tapos, kinat lang siya. So, usually, kinakat lang siya, ganyan. Tapos, yun yung gagawing Betta tank. Usually, ginagamit tong Betta tank na to para sa pagbibreed o pag-prepare ng mga Betta. So, parang ganito siya. Ito yung example niya. Ito ay isa sa Empi Cut o Betta tank na maliit lang siya. So, yung iba na awa bakit daw nasa maliit na garapon. So, ang dahilan niyan is ganito. Ito sa kabila. So, ito kasi yung ating backyard. So, ayan yung kadahilanan kung bakit kailangan ng Empi Cut. So, ito ay isang kaong jar. Ito ay isang Coca-Cola bottle, yung 1.5. So, since wala kasi kung masyadong mahanapan ng Empi Cut, ngayon lang ulit ako nakahanap. Kaya, ito, improvise lang yan. So, ito yung Empi Cut niya. So, yung nabili ko dati, binigay ito sa akin ni Kuya Marty. Ito ay malinis siyang ganyan. So, wala siyang barag-barag. So, ito siya. Ito yung isa kong Betta. So, hindi ko pa siya napapangalanan. You can help me, guys, if gusto niyo siyang pangalanan. Siya yan. Basta yan. Tapos, ito yung isa nating binibreed o binipare natin. Ito si Tom at si Susie. So, ang nagpangalan niya ay si Mama. Ito, binili ko talaga to. Tapos, ito ay para siyang, yung parang freebie. Kasi dalawa yung binili kong ganito. So, eto, binigay ko ito kay Kuya dahil gusto naman daw niya yan na kulay. Pero ako pa rin yung nag-aalaga. So, ganyan yung binibreed. So, kaya kailangan natin ng Empi Cut. So, pagpasensya nyo na si Moira kasi kumakanta siya ngayon. May concert ata. So, mag-unboxing na tayo. Wala lang. Ladies and gentlemen, welcome to the main event! Let's get ready to rumble! Hindi ko alam kung gano'n yung ating boxes. It's on foot. Y'all ready for this? Ito naman yung isa. So, dalawa sila. Dalawa yung binili ko kasi kailangan ko na talaga. Pero dahil natitipid ako at kailangan ko pa rin ng saving. So, dalawa lang yung binili ko. So, ito siya. So, itong dalawang to, so nakikita niyo, malinis siya. So, nabili ko to ng 10 pesos isa. So, dahil nga nagtitipid tayo, dalawa lang binili ko. Di ba, sobrang kuripot. So, 20 pesos siya, dalawa. Yung pinagbilihan ko kasi nito, nakisabay lang ako kasi nga, umibili siya. So, shoutout sa'yo, Kuya. Ilalagay ko dito yung pangalan niya. Yeah, yun. At sa kanyang girlfriend, hello po sa inyong dalawa. At salamat po sa pagbili po ng Betta fish sa akin. Sana magustuhan nyo. Magandahan dito. Sobrang linisan ng cut niya. Tapos meron pa siyang ganito. Safety? Hindi ko alam eh. Para safe? Para setamol? Ingat. So, syempre, nagpapasalamat pa rin ako kay Kuya Martin kasi binigay niya tayo ng Empi Cut. Binigay lang to, so nagpapasalamat pa rin tayo. Pero papakita natin kung ano ang pinagkaiba nila. So, ito, pareho lang siya na may property of Empi. So, basta yun. Kahit ano naman sigurong bottle, pwede naman yung honeybee na bote. Basta yung mga pwedeng pang ganito. Kaso hindi kasi gusto na yung mag-cut eh. So, kayo na bahala. Bibili na ako sa inyo. So, pinagkaiba nila. Ito nga ay may electrical tape. Ito ay wala. Pero, ito ay mas natangkad kaysa dito. Diba?
Tapos ito, parang bilog yung ano niya, ilalim niya. Tapos ito, parang medyo straight. Hindi ko alam kung dahil ito ay matagal ng version. At ito siguro ay bagong labas lang na bote nila. Hindi ko alam eh. Hindi ako updated kasi hindi lang ako umiinom ng maganda. Diba? Sobrang ganda. So, lalagyan ko na siya ng bagong Betta. Iniisip ko kung sinong Betta fish yung karapat dapat ilagay dyan eh, no? Kasi syempre dapat may reward tayo sa kanila. So, feeling ko ang ilalagay natin dyan ay si... So, ayan na. Nalipat na natin yung isa. Hindi ko alam pangalan niya pero ang cute niya. Ito yung isa. Yung kamukha ng tatay niya. Ayan. So, ang cute nila. So, yun. Yun lang and bye-bye sa labat sa panonood. Ingat! So, shoutout nga pala kay Kuya Adrian Rin Jan Canaria. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko, pero sana tama. Lalo na kay Kuya Martin DJ at kay Kuya David Chris. Thank you so much po sa mga binigay niyo po sa akin simula pa lang po nung una. Siyempre, kay Kuya Ark M. Shoutout kay Kuya Jeff. Yan, nakabili na rin sa akin ng Betta. Isipin niyo, nakabili sila sa akin ng Betta. Pero sila yung mga, kumbaga sabihin natin, hustler na sa mga pagpapalaki ng Betta. Pero bumibili pa rin sila din sa mga first-timer nag-alaga ng Betta. So, sobrang thank you so much po sa inyong lahat. Kay Glenn Albuna ulit. Salamat sa inyong lahat, sa mga palaging sumusuporta sa akin. So, yun. Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa ating YouTube channel, ay sana naman mag-subscribe ka na. So, sana mag-subscribe ka na. Sana magustuhan nyo pa to. You can comment down below if you have suggestions. Kung meron kayong mga requests. Kung gusto nyo magpa-shout out. So, that's all for today. See you on the next vlog. Bye!